majority ng mga tao ang nakikita lang nila yung resulta. Yung ganda ng kotse, or kung gaano karami yung kotse. Yung ganda ng bahay, gaano karami yung bahay, gaano kalaki yung bahay, yung mga property, yung mga resort, yung travel, yung mga napupuntahan. Yung ganda ng damit, yung brand ng damit, yung cellphone, yung camera, yung laptop, and stuff like that. Pero hindi nila alam or hindi nila nare-realize yung hirap. Yung hirap na pinagdaanan natin bago tayo nakarating sa kung nasan tayo ngayon. Hindi nila nakikita yung una yung transition. Kung paano ka magde-decide. Like, umpisa pa lang eh, pag de-decision mo pa lang, mahirap na, di ba? Kasi majority sa atin galing sa hirap, majority sa atin may insecurity, majority sa atin walang tiwala sa sarili. So, ang hirap mag-decide na magnegosyo or makamit yung pangarap. Kasi nga, ikaw mismo may problema sa sarili mo. Most people, nakatingin sa problema nila. Kaya nga, kukunti lang yung yumayaman. Kukunti lang din yung nagtatry eh. Diba? Kukunti lang yung yumayaman kasi kukunti lang yung nagtatry yumaman. Bakit kukunti lang yung nagtry? Kasi, majority ng mga mahihirap, sila yung nanghuhusga sa mga mayayaman. So, paano ka magde-decide na yumaman kung ikaw mismo nanghuhusga ka sa mayayaman, di ba? Paano ka magne-negosyo kung ikaw mismo hinuhusgahan mo yung mga negosyante? Or, kung galing ka man sa hirap, baka ayaw mong mahusgahan, kaya ayaw mong magnegosyo. Or hirap kang mag-decide magnegosyo. Not to mention na, pag galing ka sa hirap, because of the community, because of the culture, yun nga, insecurity tayo, may self-doubt tayo, may iba tayong pinagdaanan na nakapag-build ng paniniwala sa atin na baka hindi natin deserve or baka hindi natin kaya. Tapos, ilalaban mo yun, di ba? Ilalaban natin yun. Kahit maraming rejection, kahit yung tipong tayo mismo, nire-reject natin yung idea na magnegosyo, tutuloy pa rin natin, ilalaban natin. So, sige, merong konti, na magtatry na yumaman. May konti na magtatry mag-business, maging entrepreneur. Ito na. The moment that you decide, magbabago lahat. Meron din natawag na resistance. May resistance yung katawan mo kasi hindi ka pa sanay. Hindi ka pa sanay sa lingwahe ng mga milyonaryo. Hindi ka pa sanay sa lingwahe ng negosyo. Hindi pa sanay yung katawan at utak mo sa ginagawa ng isang negosyante. So, ikaw mismo, magre-resist ka. Which is ang hirap. Not to mention that when you try tumawid papunta sa pagyaman, yung mga kasama mong mahihirap, yung mga dati mong kaibigan, yung mga taong judgmental, guess what? Na baka galing ka dun dati. Na dun tayo nang galing. Yung mga taong judgmental na yan, sila naman yung manghuhusga sa'yo. Sila naman yung manghuhusga sa atin. So, ang hirap mag-move forward, ang hirap magnegosyo kasi hirap ka nang mag-decide, pinilit mo yung sarili mong ilaban, tapos huhusgahan ka ngayon, now you know the feeling ng hinuhusgahan. And then, what will happen is, pag nakaranas ng hirap, nakaranas ng maraming failures, challenges and struggles, yung kukunti na nag-try, mababawasan pa. Kaya sobrang konti lang yung nagiging successful. Hindi nila alam yung hirap dito sa side ng mga negosyante na most of the time we have to work alone. Like, tulog na sila, tayo gising pa. Tulog pa sila, tayo gising na. Habang nagbabanding sila, nagpa-party sila, nagsasaya sila, tayo pinagtatawanan nila. Kasi feeling nila meron silang narrative na hindi tayo nag-enjoy. May narrative sila na sobra tayong obsessed. May narrative sila na parang hindi tayo masaya. What they don't realize is pinili natin maging negosyante, pinili natin maging entrepreneur, masaya tayo. Gusto natin yung ginagawa natin. Kaya lang tayo minsan hindi masaya dahil din sa sinasabi nila. Dahil din sa panghuhusga nila.
Tapos dumadating sa point na hindi tayo makapag-open sa mga kakilala natin, di ba? Sa mga kaibigan. Kasi ang hirap mag-open, di ba? Parang pag nag-open ka sa kaibigan mo, hindi naman nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan yung bigat ng ginagawa. Kasi nga, akala nila, pag sinabing entrepreneur, negosyante, madali lang gawin. Akala nila, pag sinabing entrepreneur, payaman lang ganun, or pera lang talaga. Hindi nila naiintindihan na kaya malaki ang kinikita ng mga negosyante. Kasi malaki yung accountability. Kasi malaki yung responsibility. Nagmumukha lang madali kasi may sistema tayo eh. Nagmumukha lang madali kasi may kultura eh. Nagmumukha lang madali kasi nasanay na tayo eh. Pero ang bigat ng responsibility at accountability pag negosyante ka. Kaya pag naging successful ka sa pagnenegosyo, malaki talaga kikitain mo. Ang laki rin ang pwedeng maging talo eh. So, ang nangyayari, hindi nila nakikita yon. Ang nakikita lang nila yung kotse. Yung magagandang resulta. Pero yung hirap na dinaanan, hindi nila nakita. Kaya nanghuhusga sila. Tapos sasabihin pa nung iba, nakaswerte lang yan. Nakachamba lang yan. Bata pa, successful na. Like, a lot of people had been saying that. Towards me, ah. Grabe yan, 30 years old, multi-millionaire, sariling kumpanya, swerte lang yan. Hindi nila naiintindihan yung power ng desisyon. Na hindi siya swerte. Hindi siya swerte lang. Yes, swerte ako para sa akin. In my perspective, I'm so lucky kasi maaga ako nagsimula. Part ng swerte na yon is nag-decide akong maaga magsimula. Like, yung iba, nagdodota, nagiinuman, ako nagtitinda ng kape, nagtitinda ng yema, nagtitinda ng chinsan subi, el krim katingko, jawli krimena, shampoo ng kabayo, nire-reject ng mga tao. Pag tag-init, bibili ako ng payong, dadalhin ko sa Laguna, pag tag-ulan, ibebenta ko para may tubo na mas malaki, di ba? Yung mga ganon diskarte. Habang yung iba nang husga. And hindi naiintindihan ng tao yung nasasayang na oras sa pang-negative, sa panghuhusga, sa kakaisip na lang ng hindi maganda sa kapwa, lalo na doon sa mga taong successful, pero in reality, pwede silang matuto doon sa mga taong successful. Pwede na lang aralin yung buhay nun. Paano nagawa? Kaya nga, nung nag-move forward ako, na-realize ko na bawat problema ang meron tayo, oportunidad yan. Kasi, una, yung negosyo. Negosyong meron ako. Nanggaling lang din sa crisis eh. Nanggaling lang din sa problema. Sa problema na merong may sakit sa pamilya. Nag-isip ng solusyon. Na-discover si Moringa. Nagkaroon ng worldwide entrepreneurs. Na-discover ko na pwede palang yumaman galing sa hirap. What if I can share that with people? That's another problem. Nagkaroon ng crisis, humina yung business. Nag-TikTok. Nag-YouTube. Ngayon, dumadami na yung subscribers. Ngayon, dumadami na yung followers sa TikTok. As in, sobrang dami na. So, yung mga daladalang challenges ng problema na yun, yun yung nagtutulak sa atin para gumawa ng solusyon. And probably, yung solusyon na yun yung kailangan ng tao ngayon. Yung solusyon na ginagawa ng mga negosyante, yung nakakatulong ngayon sa community. Ang dami nilang sinasabi, no? Meron pang may part pa na maliban sa swerte. Mayaman yung magulang. Mayaman, galing naman sila sa yaman. Like, they don't understand that people who are rich, lahat yan galing sa hirap. Sasabihin ng iba, paano yung mayaman yung magulang? Eh, yung magulang na naghirap din yun. Paano kung mayaman yung magulang ng magulang? Naghirap din yun. At some point, sa pamilya, may isang pumutol ng kahirapan. What if ikaw yan? Yung puputol ng cycle, yung puputol ng kahirapan, yung puputol ng stigma na mahirap lang tayo. Yung tipong from you, hindi na tayo mahirap. Yes,
naghihirap ngayon, may pinagdadaanan ngayon, may challenges pa rin ngayon. And hindi mawawala yung challenges. Ang kagandahan is, alam mo na kahit may dinadaanan ng challenges, may nanguhusga, tuloy lang. Laban lang. Kasi worth it yun. Worth it yung magandang buhay. Yes, may magandang kotseng naghihintay. Totoo yun. May magandang bahay na naghihintay. Totoo yun. May magandang buhay na naghihintay. Totoo yun. May napakasayang buhay na naghihintay. Pero in reality, hindi lang yun yung pagdadaanan. Pero kahit mas mahaba yung period na mahirap, mas mahaba yung period na hinuhusgahan, mas mahaba yung period na dinadown ka, mismo ikaw na sa sarili mo nang dadown sa sarili mo. Lahat yon magiging worth it pag andon ka na sa moment ng success. And kailangan mo lang din maintindihan na success is not an end point. It is a journey. What if kahit hindi nila tayo maintindihan? What if kahit sobrang sabaw ng paligid natin? What if kahit sobrang negative na, masaya pa rin tayo? Kasi alam natin kung saan tayo papunta. What if you can actually say towards yourself right now that you are successful? What if you can be in that frequency na nararamdaman mo na, nakikita mo, na-visualize mo yung naghihintay sa iyong buhay, na-visualize mo yung sports car mo, yung kotse mo, sinasakay mo, yung pamilya mo, na-visualize mo yung bahay, yung kwarto, malawak na kwarto, malawak na bahay, yung resort, yung passive income, yung travel sa buong mundo, na-visualize mo na siya at nararamdaman mo siya. Kahit pinagdadaanan mo yung pagod, alam mo sa sarili mo na habang ginagawa mo yun, doon papunta. Habang nagtatrabaho ka mag-isa, alam mo sa sarili mo na doon papunta. Habang nahihirapan ka, habang hinuhusgahan ka, alam mo sa sarili mo na doon ka papunta. Kaya, hindi nila naiintindihan sa ibang tao, parang ang weird. Kasi bakit ganun? Bakit parang obsessed sila? Laban sila ng laban kahit ang hirap na. Hindi nila naiintindihan kasi na meron tayong nakikita na hindi nila nakikita.